Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Patuloy po ang mga biryang dinaranas ngayon ng Metro Rail Transit o MRT-3 sa kabila ng mga sinasabing proyekto ang isinasagawa ng pamunuan nito para maibsan ang mga problema sa naturang railway transport system. Ano po ba ang iba pang mga dapat na maliwanagan natin at dapat na masagot sa atin ng ating pupanauhin ngayon? Let us welcome to the program, MRT-3 General Manager Engineer Roman Buenafe. Good morning, sir. Magandang umaga po. Welcome to the show po. Have a seat, please. Salamat po for the invitation. Sir, let's get it straight. Okay naman daw ho kayo sa pagiging businessman, hindi ba? Bago kayo napasok dito sa MRT. May negosyo po ako sarili. At maganda ang kita ninyo doon. Sabi ko pong naitatawid naman ang aking pangangailangan. So what made you decide ho na tanggapin yung trabaho dito sa MRT? Considering na alam natin na medyo problematic yung trabaho na yan. Nung ako po'y naimbita ng DOTC, ako'y kinuusap nila. Dalawang tanong lang ko ang tinanong sa akin. Sa inyo. At kung hindi po yan ang naitanong, wala po ako dito ngayon. Ah, ganun. Ano po ba ang dalawang tanong na itinanong sa inyo? Ang unang tanong po, handa ka na bang magbalikbayad sa bansa natin? Mm-hmm. Kasi ako po yung scholar ng 9 taon okay. ng bansa. Mm-hmm. Tapos yung pangalawang tanong po, may oras ka na bang pwedeng i-google para mm-hmm. tumulong sa bansa? Mm-hmm. So, ibig sabihin eh parang ang approach appeal to the emotion and conscience, ha? Hindi naman po emotion. I would not say emotion, pero really more of parang utang na loob din. Hindi rin. Drafting me. Yung okay. Are you ready to pay back? Okay. The country has given you so much. Mm-mm. Are you ready to pay back? So, kumbaga ngayon sinisingil na kayo. Nagbabayad na iba kayo. Po yung sinisingil. Ako pa yung nagbabayad. Nagbabayad na kayo ng inyong utang na loob rin naman sa ating bansa. Ano? Mula high school po kasi hanggang koleyo, ako'y pinag-aaral ng bansa. Alright. So, sa ganito hong sitwasyon ngayon, alam natin na kayo ho ay nasa ilan na ba kayong, ilang months na ho ba kayo? Seven po ngayon. Seven months na kayo na nagsis... Today. Today. Okay. So, kumusta ho? Ano na nakita ninyong lawak ng problemang inyong hinaharap dito sa MRT? Yung nakita ko po, ang sikreto lang ho talaga para patakbo ng tren at magkaroon ng yung necessary number of trains ay magkaroon ng mga piyesa, mga spare parts. Mm-hmm. Kung wala ho tayo ng ganun at saka yung matinong maintenance, mm-hmm. Talaga hong ito yung sitwasyon na buti natin. So, paano tayo magkakaroon ng spare parts? Kamukha po nitong tinanggal ko na maintenance provider po, nagsabi na po sa publiko na kada nai-interview sila, hindi sila bibili ng spare parts. Mm-hmm. So, tinanggal ko na ba itong joint venture po, itong Global APT po. Mm-hmm. Ngayon po, nasa multidiscipline approach po ako. So, dumiretso ako dun sa mga bawat discipline po na subcontractor ng bawat discipline po. Dati ho ba, nasa maintenance natin, isang company lang talaga? Dalawa po yun. Dalawang company? Joint venture po ng Global EPCOM at saka APT. So, but they cover everything? Yeah. So, they are what we call the single point of responsibility. Exactly. So, yeah. Kumbaga, parang lahat ng tungkol sa maintenance ay... sila lang ang tinatakbuhan at kinakausap ninyo. Mula po yung pag-aayos ng building hanggang pinakpo sa mga bagon. Yun po ang trabaho nila. Yes. So, do you think that it is much easier for you to be dealing with 7 companies? Kasi as of now, tama ho ba? Is that accurate to say na 7 yung maintenance providers natin? Ano? Iba-iba ng kanilang pananagutan. Sa totoo lang po, mas mahirap po yun. Uh-oh. Dahil ang talagang nasa sasaad din po sa BLT, uh-oh. Dapat meron tayong single point of responsibility na maintenance contractor. Mm-hmm. Pero yun nga, since... Nakasaad yun sa BLT. Yeah pa. Oh, so, you are now actually going against what is written in the BLT. Ganun po. Dahil because of the exigencies and the circumstances that have arisen, mm-hmm. Kailangan pong gumawa po ako ng diskarte po para po
At least ngayon po, meron akong ine-expect na mga piyesa po at mga spare parts. So ano ho ang basis naman ninyo of going against what is written in the BLT? Are you allowed to do that? I guess I am allowed to do that po. Hindi ko po na-check exacto kung shall po yung nakalagay doon o maybe a single point of contact po. Pero at this point in time po, ang mas importante sa akin, eh ma-assure ko po yung magkaroon ng trains po na available for the passengers. Yes, but you're aware na ang sinasabi ng BLT dapat ay hindi ganon. Di ba? So it's actually the opposite of what you're doing now. And yeah, you're saying na you're not even sure about that. Na, tama po, kasi engineer po ako, hindi po talaga ako legal na tao. So why then did you enter into this kind of contract already without even actually consulting the legal department? It's a choice po. Yung legal department po, meron pong consultation niyo. That it is with their blessing. So the legal department allowed you to do that? So they're saying that what you're doing is legal? Yeah po. So na may basis kayo? But you're not yet that sure? As from a legal standpoint po, hindi ko ho, umasa na lang po ako doon sa mga advice po sa akin ng legal po. So whatever it is na harapin ninyo ngayon later on, tuturo nyo lang yung legal. Sabi ng legal, pwede kong gawin. Eh kung ganun po, kung lalabas po, sinabihan po ako ng legal, yun po ang advice. So did you go ang over? Sa akin naman po, mas importante sa akin, magkaroon po ng at least ma-i-up ko at a certain level or kahit better than what I had before in the from January to July. So you don't think that you can do that nang hindi ho binabago yung sinasaad ng BLT? Hindi naman po. Nagkaroon po ng bidding noong October, nag-fail po. Nagkaroon po ng bidding ng January, nag-fail po. So meron pong intent to get a single point of responsibility po. Pero hindi ho ba pagka nagkaroon ng failure of bidding na twice na gano'n, you're allowed to negotiate? Parang gawin nyo na lang po na negotiated na lang. Pwede na po mag-alternative mode po. Tama po. Negotiated. Iba ho yung alternative mode kaysa sa maging negotiated. Ang pagkakaalam po. You will still be following yung BLT na system, pero ine-negotiate na lang ninyo. Ang pagkakaalam ko po sa 9184, pag nagkaroon ng two bids, pero actually sa akin po, two different bids that failed. Hindi po two failed bids. Pwede kang pumunta sa alternative mode of procurement. One of that is negotiated and meron pang ibang modes doon na nakalagay. Oh, but does that specifically say that pwede ho yung ganito na ginagawa na pito yung maintenance providers? yun po ang advice sa akin po ng legal. Yun po, tinako. But you're saying that this is more difficult. Totoo po. Bakit ho ninyo inopt na puntahan yung mas difficult? Considering na meron naman pwedeng gawin na hindi mas difficult but you will still be able to deliver. Hindi po. Ang choice po ngayon was maintain the current joint venture at saka come out with direction na mas may meron akong ma-expect po ng mga spare parts po. Pero yun hong joint venture na yun, di po ba ganun? The joint venture, yun yung sila yung isa lang na kinakausap ninyo for all the maintenance. Ngayon, pinalitan ninyo ng pito ang kinakausap ninyo. Hindi ho ba pwedeng ang ginawa ay isa lang din ang kinakausap, but at the same time, ay parang kagaya ngayon ng deal ninyo with the, pinalitan din ninyo, kaya lang, isa lang din ang kausap. Nandun nga po ang direction, pero meron po dalawang failed bid na hindi wala ho tayo nakuha doon sa yung big maintenance provider na dapat single point of responsibility. So ito ho ngayong kausap natin, PH ano ho ba ito? Ito ba yung PH binabanggit kasi ni VP Binay na ito daw ho ay mga kaalyado ng dati at kasalukuyang DOTC secretary. Is that accurate, sir? Wala po akong alam tungkol sa partido po. Uh-huh. Galing po ako sa tungkol sa politika. Galing po ako nga sabi niyo sa negosyo po. Yes, yes. Wala po akong idea. So, hindi yung sinasabi niyo po kung partido, kaalyado, wala po akong alam dyan. So you did not check kung ano ang background ng mga companies po na ito na hinire ninyo? Iba naman po 'yon. Yung hinire ko po ngayon na pito, na-check ko po 'yan. Na-check ninyo. Kasi may binabanggit kayo PH Trams. Yung PH palagay Trams. Ko, that happened what 2012, wala pa kayo, 2013. Wala pa kayo. So hindi kayong nag-check whether meron din silang relationship dito.
Kumbaga, kasi, sinet ko po yan, wala po. So, the PH trumps kasi ang mga nasa likod nito, sinasabing mga kaalyado. Yun po ang nababanggit sa diary. Exactly. So, ito ho, ngayon, ang mga kinausap ninyo, na-check ninyo, na wala ho ditong mga kaalyado sa partido. Kasi, yun yung binabanatan eh. So, you should have checked that as well. Na baka mamaya, ibato naman sa inyo yun. Yung pito pong to are experts in their field of discipline. Okay. So, wala ho in any manner na na-trace kayo na, kumbaga, ay maaring ituro na, ayan eh, kapartido, meron dyang stockholder o mer isa sa may-ari niyan ay at least po doon sa ginawa po namin mga post-qualification sa mga initially before we invited them to join the offer, to make an offer, wala naman po kami nakita. So, pakumbaga sa ano, qualified naman silang lahat and wala naman kayo na-trace na maaring later on ay ipupukol sa inyo the same thing that happened with the PH tramps. Alam nyo, sa nakita ko po, wala akong nakita. Kung meron pong ipupukol, ay yun po nakita problema ko naman. Kung may gugusto yun ipukol, pupukol talaga. Pupukol at pupukol talaga. Oh, it's only a matter of how valid it is. Yun na lang po. Kung gano'n baka valid yung ano. Kung talagang may galit at gusto talaga ipukol, ilag na lang siguro. Sa palagay nyo ho ngayon, better na yung nagiging situation natin? Kakaisang buwan lang din po nung multidiscipline approach. Okay. So far po, mas consistent po ang delivery ng trains po. Mm-hmm. Except for the third day, nagpatigil kami. Bumaba lang tayo sa mga 7-8 trains. No? Kasi may nakitang safety issue na pinag-iwanan ng joint venture. Mm-hmm. Pero after that, ngayon po, nasa mga we're ranging from 12 to 15 trains. Mm-hmm. Dati ho kasi daw, ang tumatakbo bang train ilan talaga? Yung original Yung original fleet po natin is 73 bagons. Okay, ngayon coaches. Ho, ilan na ho yung bagons na lang natin? Di 73 po, yung aksidente last year, mayroong tatlong naapektuhan. So, 70. Plus, meron pa hong point of contention na isang bagon na kinahoy ni Sumitomo. So, bali 69 po yung total fleet po ngayon na pwede hong ma-operate, no? Na pwedeng maayos para mag-operate. Pero sa ngayon po, ang operational trains ko po, nagre-range from 12 to 15. So, that's about 36 to 45. So, ang layo, ano? So, ilang tren lang bali ho yun? So, meron po tayong 24 na bagon. 24 na bagon, ilang tren ho bali yun? Divide by 3. So, mga 8. Mga 8. So, parang ang dami palang nakatenga. Junk, ano? Hindi naman po junk. Maayos po yan. Okay. Kaya nga, nakatenga po. Kaya nga, walang mga pyesa. Dahil hindi na aayos. Walang pyesa po. Walang pyesa. Apa. So ngayon, are we assured na meron na tayong pyesa lagi na makukuha? And how long will it take you po to repair ngayon itong mga nakatenga? Ngayon po, kasasamit lang pa lang po ng progression plan ng mga maintenance providers po. Pinag-aaralan ko po kung kailan. Pero tong August, palagi ko magtatama ako ng 16 trains. Maia-up ninyo? 16 trains po. Ang available. From? Ngayon, nag-range po ako ng 12 to 15. Eh. 12. So, nasa striking distance na ako. I just need another 3 bagons na maia-up. May 16 trains po ako. Okay. So, ngayon ho, nakikita natin ito sistema natin. Hindi ganun kabilis ang ating mga MRT, ano? Na hindi pa nila na-achieve yung supposed to be ay speed na dapat ang ma-achieve. Ang operating speed po kasi ng MRT, mga 60 kph dapat. Yes. Ngayon ho? Ngayon po, nasa mga 40 tayo. No? Okay. Dahil po sa condition po ng release. Ang condition release natin po, hindi po maganda ang condition. Pwede natin maihintulad po sa parang kalsadang pagkatapos ng tagulan, baku-baku po itsura dyan. So that anytime, pwedeng madiskarel, ganun ba? Hindi naman madiskarel. Marami tayo, yung breakage po, posible po, no? May mga numerous instances, nagbe-break yung rail. No? Pero sa pagka-break naman po ng rail, nire-repair ka agad yun. No? At least itong maintenance provider ko po ngayon, no? Maka-experience kami today ng rail break o hairline break, sa gabi po, inaayos na. Ang mga po itong araw na to, itong madaling araw, medyo naantala yung pag-repair po ng relays.
medyo na late yung pag-open ng revenue. Mm-hmm. Mga 5 o'clock na po nag-revenue. Yan po, hindi ko maasahan po nung joint venture po. Mm-hmm. Talagang kailangan kong lumuhod. Meron po mga rail break dyan na nakaremedyo lang, tumagal ng 3 buwan mm-hmm. bago na ayos. I so, even have to buy my own welding kits mm-hmm. para lang meron silang pang welding. Kasi nung dumating ako, wala silang welding kit. Mm-hmm. So ngayon ho, ay kailangan ba natin ng major overhaul sa ating rail? Meron na po tayo na biling 7,000 linear meters of rail. Mm-hmm. Inaabangan ko na lang po yung final acceptance and inspection. No? Para ma-replace po. Apo, para so i-replace natin yun. Pero that's just 7,000 or 7 kilometers, 7,000 meters. No? Mm-hmm. Ang total po na kailangan na relays, kasi ang gusto kong, ang plano ko talaga, total, palitan na yung relays eh. Lahat. Masama talaga kondisyon eh. Okay. That's about 70 kilometers or 70,000 meters. So, na-procure natin. 70 kilometers, you're apa? Saying? 70 kilometers ang meron pa lang tayong available ngayon. 7,000. Hindi, ilang 7 kilometers. 7 kilometers. Okay. So, meron pa tayong 63 na kilometers. It's just 10%. Napakahaba pa pala nung ating problema. Yun pa lang po kasi na-procure bago kumaupo. But for certain, sir, hindi ho ba't napakalaking factor nung relays sa safety ng atin pong MRT dahil una-una 'yan ang pinakakalsada niya. Oh, at iyan ang kung hindi maganda ang kondisyon niyan, it is the same as saying na anytime pwede kang madisgrasya. So ibig ba sabihin hindi ganun talagang ka-safe ang MRT natin? Before you answer that, we'll pause for a break.